Panginoon. Taon na ang lumipas nang huli kitang kinausap. Aahiyang aminin na hindi kita mabigyan ng oras na hindi ko sineseryoso ang aking pananampalataya. Hindi mawala sa aking isipan ang pagpapanggap tuwing lumalawak sa mga gawain Kristiyano. Pagpapanggap at pakitang tao na tila sumusunod lamang sa pamantayan at kagustuhan ng aking mga magulang. Parang bata na naikinig lamang at walang ginagawa. Katamaran lang ba ito? Ayaw ko lang ba talaga? Iyan ang mga katanungan na hinaharap ko sa tuwing may gawain. Alam ko na kaya kong seryosohin ito kung gugustuhin ko lang talaga. Ngunit, Panginoon, saan ba ako magsisimula? Panginoon, gusto kong lumapit sa iyo. Gusto kong magdasal at kausapin ka. Ngunit, hindi ko alam ang aking sasabihin. Hindi ko alam ang mga salitang aking babanggitin. Paano ba ito sisimulan ng isang mapagpanggap at makitang tao na tulad ko? Panginoon, umaasa ako sa panahon na mababago ko ang aking nakasanayan. Kung saan magiging seryoso ako sa paglilingkod. Kung saan hindi ko ahayaan ang aking katamaran na manaig sa aking pananampalataya. Ngunit alam ko na hindi ko ito kayang mag-isa. Hindi ko kayang baguhin ang sarili nang walang tulong ng mas malakas sa akin. At ikaw yun, Panginoon. Panginoon, kailangan kita. Hindi ko kayang tahakin ito ng mag-isa. Hindi ko kayang lumakad sa mundong ito nang wala ka. Kailangan kita sa bawat minuto, oras, at araw na dadaan dahil alam kong ako'y mahina. At kailanman ay pwedeng maliis ng landas. Maari pa, marami pa akong dadaanan at tatahaking panahon sa buhay na ito na hindi madali. Alam ko na wala kang pamahintulot na hindi magpapatatag sa aking pananampalataya. Alam ko na sa kabila ng mga pagsubok ng aking dinaranas ay alam kong nariyan ka palagi sa aking tabi upang tulungan at iahon ako sa kalungkutan at kabalisaan. Hindi ko pa iiralin ang mga tanong para magduda. Pipiliin ko ang saliksikin ng mga bagay na tungkol sa iyo upang mawari ko ang plano mo sa langit at lupa. Umaasa na balang araw ay mararanasan ko ang tunay mong presensya. Panginoon, matagal na kitang kilala, ngunit lagi pa rin ako may pagtataka. Tila isa kong mangmang na ulila sa pananampalataya. Laging napapaisip kung magpapatuloy pa ba. Hindi alam kung magseseryoso sa pananampalataya dahil ito ang tama o sadyang ito ang nais ng iba na gawin ko. Nakakahiya, sapagkat sino naman ako para humingi ng kaunting pagmamahal? Kilala kita. Ngunit hindi mawaglit sa aking isipan na ako'y isang pakitang tao. Ako'y isang sinungaling dahil sa kabila ng iyong pagmamahal ay pagkakamali at kasalanan pa rin ang aking naipapalit. Hindi ko alam kung paano at saan. Panginoon, paano at saan ko bubang sisimulan? Bakit ang hirap talikdan ng kasalanan at tumungo sa panibagong daan? Bakit nga ba ang aking pagsambay hindi ganun kadalas? Bakit ba ang hirap ituwid ng aking landas? Bakit nga ba ang puso ko'y puno ng siphayang buon? Bakit nga ba ang pakiramdam ko'y problema lamang ang aking dulot? Bakit nga ba tila ang mga makamundong bagay ay hindi maiwasan? Bakit ba nanliliit ako dahil sa aking mga kasalanan? Panginoon, sarami ng aking katanungan, malaman ko pa rin ba ang aking kahulugan? Kalooban mo'y hindi masunod, mga tuhod ko'y hindi mailuhod. Sa kabila ng mga tanong at pagdududa, isinisigaw ng aking puso'y sundin ka at ang iyong kalooban. Panginoon, sa kabila ng aking mga pagkakamali, ay handa mo akong tanggapin. Isa akong mangmang na hindi ka magawang sundin. Ngunit sa iyong kabutihan ay patuloy mo akong tatanggapin. Na sa kabila ng kaydami kong pagkukulang ay muli mo akong pinapatawad. Patawad, Panginoon, kung hirap akong sundin ang iyong mga bilin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Isang ilaw na aking susundan, patnubay mo sa akin kailanman hindi nagkukulang. Mga katanungan sa aking isipan ay patuloy na nasasagot. Dahil sa iyong kabutihan ay gaan sa puso ang dulot. Ganito palang pakiramdam tuwing nasa piling mo, O Diyos. Walang alinlangan mo akong tinubos.
mga alinlangan sa pagsampalataya dahil sa iyong pagmamahal ay naging malaya. Sa iyo ko nalaman ang kahulugan ng buhay dahil sa iyo ang mundo'y nagkakulay. Ikaw ang nagsilbing ilaw at nagsilbing tulay upang ang puso at isipan ko'y maging malayang tunay. Ngayon ko nalaman ang halaga ng salitang pagmamahal. Pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Pagmamahal na hindi madaling magalit. Pagmamahal na punong-puno ng pagpapatawad. Pagmamahal na walang katulad. Panginoon, kay buti mong tunay. Ikaw ang ilaw at nagsilbing tulay. Patungo sa aking panibagong buhay. Ang mga salita mo na nagparamdam ng pagmamahal. Pagmamahal na walang hanggan. Ngayon ko na pagtanto na marapat kong baguhin ang aking mga nakasanayan. At bulong ng kalikasan ay aking lalabanan. Susubok ng panibagong paraan upang sa Diyos manumbalik ang aking kalooban. Dahil sa iyong mga salita, ako'y lumakas. Dahil sa iyong mga salita, nahanap ko ang kahulugan ng buhay. Dahil sa iyong mga salita, nalupig ang katamaran. Dahil sa iyong mga salita, nahanap ko ang mga sagot sa lahat ng katanungan. Ang ngayon ay nasa aking pagbabasya, at ang bukas ay sa iyo ipinuubaya. Nananalangin ka ba yan ang aking pag-unawa? Pag-unawa kung saan ay malalaman ko ang tunay na diwa. Ang tunay na diwa kung bakit ako ang iyong napili. Piniling paglingkuran ka sa bawat sandali. Pinili upang maunawaan ang aking layunin, mabuting layunin na sa iyo ang galing. Ito ang unang sulat na isusulat ko sa iyo. Ang istorya sa likod ng aking nagbabagang pananampalataya. Ang istorya kung saan nasaksihan ko ang pagmamahal ng Diyos, Ama. Ito nga ang pagmamahal na aking nadama, na napagtanto ko na sa huli, pag-ibig pa rin pala ang dahilan ng aking pananampalataya. Aking ngang naibahagi ang istorya ng aking pananampalataya. Ikaw ba? Nais mo bang ibahagi ang iyong istorya?